Na-raffle na po ang kasong possession of illegal drugs laban sa anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Juanito Remulla III. Si Judge Ricardo Moldez II ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 197 ang lilitis sa kaso. Kinasuhan si Juanito Remulla matapos umanong tumanggap ng package na naglalaman na mahigit 1 milyong pisong halaga ng kush o high-grade marijuana no October 11. Dati nang sinabi ni Secretary Remulla na hindi siya makikialam sa kaso ng anak. Hindi rin daw muna magbibigay ng pahayag ang Philippine Drug Enforcement Agency kaugnay nito. Bukod dyan, may subpoena na rin sa nakababatang Remulla para sa hiwalay na reklamong importation of drugs at violation of customs code base sa records ng Pasay Prosecutor's Office. Sa Nobyembre, nakatakda ang paunang investigasyon. Tinitingnan na rin daw ng Department of Justice ang posibilidad na pinatay rin si Cristito Villamor Palanya, ang umanong middleman sa pamamaril sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, masyadong kahinahinala na sa mga huling araw ni Villamor Palanya ay sinabi nito na papatayin siya. Hawak na raw ng National Bureau of Investigation ang 8 persons of interest na binanggit daw ni Villamor Palanya bago siya mamatay. Hindi muna sinabi ang kanilang pagkakakilanlan. Hinahanap pa rin ang cellphone ni Villamor Palanya sa Bilibid pero sinusuri na ang cellphone ng kanyang kapatid at ng sumukong gunman na si Joel Escorial. We're on the digital trail already. Pinapatext natin lahat ng digital trail niya kasi may record naman lahat yan. Kaya we're being thorough about it kasi nga, we're not talking about one murder case na lang dito eh. The June Villamor case may be a possible murder case too. Kaya we're also investigating that. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.